Okay, so the first natural phenomenon that we are going to learn today is all about your earthquakes. Okay, so sabi natin, the Philippines is located in the Ring of Fire. So what does it mean to be located geographically in the Ring of Fire? It means that we are surrounded by volcanoes and that we are surrounded by or maraming fault lines. At the same time, yung location natin, nandun tayo sa mga edges ng tectonic plates. So lahat ng reasons na yon, yung mga tectonic plates, yung mga fault lines na nagpo-form, at saka yung number of volcanoes that is surrounding our country is one of the factors kung bakit very normal sa atin na maka-experience ng earthquake. In fact, according to PBOX, they are recording as many as 10 to 50 earthquakes in a day. In a day, daily yon. So every day may nangyayari na earthquake in our country and in other countries. Yun nga lang, syempre yung intensity niya, yung strength niya, yung lakas at intensity niya ay iba-iba. So hindi natin nararamdaman lahat ng earthquakes na nare-record ng PBOX. So yung mga stronger intensity or stronger magnitude earthquakes lang, yung mga nai-experience natin at pinopost ninyo sa social media na, uy, lumilindol. Pero yung iba, yung mga lower intensities and lower magnitude earthquakes na hindi na natin nararamdaman o hindi na tayo masyadong perceptive doon sa shaking of the ground. Kasi parang, for example, sa amin, malapit kami sa highway. So pag may dumaan na truck, katulad lang din siya nung feeling kapag ka may intensity 3 na earthquake. So hindi na masyadong napaperceive lumilindol, pero nagva-vibrate yung to mitigate the hazards of earthquake. Siyempre, i-establish muna natin ano nga ba ang earthquake. According to PBOX, so definition to from the website of PBOX, so sabi niya dito, an earthquake is a weak to violent, so nagre-range yung kanyang shaking intensity, some of them are weak, some of them are violent, shaking of the ground or vibration of the ground that is produced, so yung move, yung shaking or vibration of the ground is actually produced because of the movement of the tectonic plates under the Earth's surface. At the same time, it can also be caused, later on, yung kinds of earthquakes natin, it can also be caused because of volcanic activities. But regardless if it is due to faults, because of the movement of the tectonic plates, or if it is because of volcanic activities, as long as merong vibration or shaking of the ground, then we can consider that as an earthquake. Okay, so most of the earthquakes that we are experiencing, even here in Zambales, majority of the earthquakes that we are experiencing is actually tectonic plate in origin. So ang dahilan niya is because of the movement of your tectonic plates. So I know you have learned about tectonic plates when you were in grade 10 or grade 9 in junior high school. So sabi natin, yung layer of the earth, yung ating crust, which is the outermost layer of the earth, it is actually not a continuous layer. So yung layer na yon is meron siyang hiwa-hiwalay or may mga cracks siya in between. And yung cracks in this outermost layer that we call as crust is known as yung tectonic plates. Okay? And these tectonic plates, hindi naman sila permanent ang location. They are actually moving. Hindi lang natin nararamdaman lagi kasi yung movement nila is very small. But they are moving, at ang movement nila can be away from each other. For example, a tectonic plate is moving away from another tectonic plate.
Pero there are instances where the tectonic plates are moving towards each other. So nagbabanggaan na sila. And when this happens, okay, the movement of these tectonic plates towards each other will generate energy. So syempre nagbubungguan sila. They are fighting against each other. Mag-generate yan ng energy. At pag enough na yung friction between these two tectonic plates, pag naka-accumulate na siya ng sobrang daming friction and energy in that area where these tectonic plates are meeting or grounding against each other, there is a possibility of a strike and slip to happen. At merong isang tectonic plate that will move upwards, may isang tectonic plate that will move downwards. So yun yung tinatawag nating fault lines. Okay? So yung fault lines na yun, these are areas where your tectonic plates are generating energy. So most commonly, your earthquakes are, they happen or they occur in your fault lines. Wait lang, bakit ang daming nagme-message? Okay? So, ito ang isang example. Where is my... Wait lang. Kasi yung laser ko. Anyway, so this is an example of a fault line. So if you can see, merong dalawang plates that are grounding against each other. So doon sa line na yon, if too much energy is produced, then as a by effect or parang consequence niya, nag-degenerate siya ng earthquake. Okay, let's continue. Okay, so let's continue. So, pag nagkaroon na ng shaking of the ground because of the friction and the energy generated in these fault lines, then automatic we have earthquakes. And in the Philippines, napakarami nating fault lines. And all of these fault lines are generating earthquakes. So, sabi nga natin, di ba kanina, every day, maraming nare-record na earthquakes ang P-books. Yun nga lang, hindi natin lahat nararamdaman. Or yung perception natin to this shaking or to this movement, hindi naman palaging nararamdaman ng mga tao. So sabi niya dito, there are actually two ways to measure earthquake. We measure it in terms of magnitude and we measure it in terms of intensity. I want to hear ideas coming from the class. What is the difference between magnitude and what is the difference between intensity? Anybody? Taas ang kamay? Idea lang? Let's check kung ano ang sa tingin ninyong pinagkaiba. Kung walang magtataas ang kamay, I will call. Sige, let's call si Mizan. Mizan, what's your idea between the difference between magnitude and intensity? Asan si Mizan Joy? Sir. Okay. Ate Mizan, idea lang. Ano sa tingin mo yung magnitude at ano sa tingin mo yung intensity? Sir, yung intensity po ata yun yung lakas, yung shaking. Yung impact nung pag-shake, tapos yung magnitude, yung tagal po ata. Hindi ko sure, Chair. Okay, sige. So, yung lakas, yung magnitude, yung intensity, yung tagal. Tama ba, Mizan? Baliktad, Chair. Ah, baliktad. So, yung magnitude, yung tagal, yung intensity, yung lakas. Okay, thank you, Mizan. Si Francine, nagtaas ng kamay. Ate Francine, you want to share your idea? Ang napindot ko pa, ma'am, pero ano po? Yung sa tingin ko po yung magnitude po yung
yung hindi po nagbabago yung ano po, yung tag dito. Hindi ko po masyado ma-describe, ma'am, eh. Tapos yung intensity po, para yun din po yung idea ko kay Misan, yung ano po, yung lakas din po ng pag-shake po ng ano, earthquake po. Okay, sige. Thank you very much, Misan and Francine. So tama naman yung idea nila. When we talk about intensity, ang pinag-uusapan natin dito is yung lakas. Okay? So yung lakas nung energy na nandiyan, nung movement, yung shaking nung earthquake, is dependent on the amount of energy. So kung mas matagal na walang earthquake na nangyari dun sa fault line na yon, ibig sabihin, mas maraming energy yung naiipon doon. At habang mas tumataas or dumadami yung energy na naiipon doon sa fault line na yon, ibig sabihin, pag siya ay nag-generate na ng earthquake, mas malakas yung earthquake na mag-generate niya. Kaya nga, when it comes to earthquake, mas okay na yung madalas. Pero mahina lang. Kasi madalas siyang nagre-release ng energy, ibig sabihin, yung na-accumulate niya na energy is maliit lang. So pag nagkaroon ng earthquake, mahina lang siya. Compared doon sa fault line na ang tagal-tagal niyang hindi nag-generate ng earthquake, ibig sabihin, marami-rami na yung naipon niyang energy doon. So pag siya ay nag-generate na ng earthquake, ibig sabihin, malakas na yung earthquake na mag-generate niya. So doon nanggagaling yung idea na even if we are always experiencing earthquakes, later on, papakita ko yung hazard map, makikita natin doon na most of the earthquakes that we are experiencing in the Philippines are actually moderate when it comes to intensity. So madalas tayong nakakaranas ng lintol, pero hindi siya malakas. Average lang or mahinang mga uri ng lintol. In comparison to other areas, hindi sila laging nakaka-experience ng lintol, pero kapag nagkalindol naman sa kanila, automatic sila yung nakaka-experience ng very violent at very destructive na earthquakes. So, na-establish natin yung idea of intensity. Ito yung lakas. When we talk about the magnitude, we are talking about the size. So, gaano kalaking area yung nakaramdam ng paglindol. Okay? So, may mga lindol kasi na malakas siya, pero limited lang yung area or konti lang yung area na nakaramdam ng lindol. Whereas, meron namang mga lindol na kahit mahina lang sila, maraming area naman yung nakaramdam ng lindol na yon. Kasi magkaiba yung idea ng magnitude at saka intensity. Francine, you raised your hand. Ma'am, sorry po, napipindot po kasi. Okay lang, sige. Akala ko may i-share ka na idea. Okay po. So yung magnitude, we are talking about the size. And because of this, most of the time, yung area na mas malapit doon sa epicenter ng lindol, sila yung mas nakakaranas ng mas malalakas na vibration or shaking of the ground. Whereas, yung mga mas malalayo na lugar from the epicenter, usually sila yung nakakaranas na ng mahihinang lindol. Okay po? So, kung mapapansin natin, may mga lindol dito sa Zambales, ang epicenter niya nasa iba, pero hindi natin naramdaman dito sa Subic. I think last month lang yon, nandito kami sa school around 3 or 4 in the afternoon, merong post ang PVOX na nagkaroon ng parang 4.5 na lindol. And lahat kami dito and most of the people here in Subic hindi masyadong naramdaman or talagang hindi naramdaman yung lindol. So nagulat na lang yung mga tao. Ako personally, nagulat na lang ako. Merong sinend, alam niyo yun, nare-receive nyo ba yun yung send from NDRRMC? Yung parang may nasusunog, kakaiba yung alarm nun sa phone ninyo. So nagulat na lang kami ni Sir Edward. Meron kaming na-receive na ganong alert coming from the National Disaster Risk Council, wala naman kaming naramdaman na lindol. Tapos ang origin pa niya is malapit lang. Ang epicenter niya ay nandyan lang sa iba, Zambales. So ibig sabihin, yung lindol na yon ay
mahina ang kanyang magnitude. Kasi kahit na malapit lang tayo doon sa epicenter, hindi natin naramdaman yung kanyang movement. Pero meron namang mga lindol na ang epicenter niya ay nasa Cavite pa. I think that was 2 summers ago, yung sunod-sunod na parang tatlong lindol ang origin niya is somewhere in Batangas and Cavite. So medyo mas malayo yun coming from Subic, pero naramdaman natin siya in our area. So ibig sabihin, yung lindol na yon ay mas malakas ang kanyang magnitude. Okay po. So magkaiba yung idea ng magnitude when it comes to intensity. Pero both of them are actually measurement of that we use for earthquakes. And sila po ay na-measure in terms of numbers. So syempre kapag magnitude number 1, ibig sabihin mababa yung magnitude. Pag magnitude number 10, ibig sabihin malakas. The same when it comes to intensity. From number 1, mahina yung intensity ng earthquake. As we go along or as nag-i-increase yung kanyang intensity, mas tumataas yung kanyang intensity scale. Okay po. So, ayan, may mga nararamdaman tayong mga earthquakes ang origin ay nasa Iba or Botolan. Merong one time na ang origin ay nasa Castillejos ba? Tapos yun yung kasabay nung isa pang lindol na ang epicenter ay nandoon sa Pampanga. So dahil nagsabay sila, even though pareho silang nasa intensity 5.5 or intensity 6, dahil nagsabay sila at the same time, mas, kumbaga, mas intense yung naramdaman nating earthquake during that time. So yun yung parang 5 p.m. yun na nagkaroon ng lindol. So let's continue. So there are 2 kinds of earthquakes, like I said. So sabi natin, most of the earthquakes that we are experiencing are tectonic in origin. And pag sinabi natin tectonic in origin, ibig sabihin yung earthquake na yon is because of the movement of the tectonic plates na nagkukos ng banggahan along your fault lines. Pero meron din tayong earthquakes that are actually volcanic in origin because of the movement ng lava or magma in the volcanoes. At saka kung nababalitaan ninyo, diba, minomonitor ang Mount Pinatubo for the past 1 or 2 months. Kasi nga, Mount Pinatubo is generating a lot of earthquakes in Zambales. Pero, diba, tayo ay nasa, anong tawag dito? Level 1 pa lang. So, ibig sabihin, mababa pa yung possibility of a volcanic eruption. Pero they are already monitoring yung volcanic activity ng Mount Pinatubo. So yung binibilang nila na number of earthquakes generated by Mount Pinatubo, those are earthquakes that are volcanic in origin or what we call as your volcanic earthquakes. Okay po. So yan yung kinds of earthquakes natin. So now let's look at some of the hazard maps in the Philippines. So ito yung buong bansa. So, yung mga red lines na yan, those are fault lines within the Philippines. So, kung mapapansin ninyo, marami-rami ang ating mga fault lines. And if we are going to, anong tawag dito? If we're going to zoom in sa ating area, which is yung Zambales, ayan, so nakikita ninyo yung doon sa circle na kulay itim, meron tayong dalawang fault line in our province. Meron tayo yung East Zambales fault line at saka yung Iba fault line. So may dalawang fault lines in Zambales. And most of the earthquakes na nararamdaman natin for the past 2 to 3 years is actually generated by the Iba fault line. Okay po? So, ayan, meron tayong dalawa dito in our province. And let's look at this hazard map. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na in our country, ayan, yung mga red dots na yan,
Yan ay yung mga number of earthquakes that are experienced in our country. So kung mapapansin ninyo, kung nasaan yung fault line, nandoon din majority of the earthquakes that are experienced. At kulay pula na halos yung map kasi nga, we are always experiencing earthquakes in our country. Pero kung mapapansin ninyo, maliliit lang yung dots. Kasi pagka maliit lang yung dot, ibig sabihin, ito yung mga earthquakes na pahina lang. They are very weak in terms of intensity and magnitude. So majority of the earthquakes that we are experiencing, talagang average earthquakes lang sila. They are not very destructive in nature. So mag-move lang siya, mag-shake lang siya, pero when it comes to destruction or mortality rates, zero or mababa talaga. Pero mangilan-ilan lang yung malalaking dots na nakikita natin dito sa hazard map na to. Kasi mangilan-ilan lang din talaga yung mga earthquakes in the history of the Philippines na makoconsider nating malakas talaga and destructive in nature. Yung earthquakes na naranasan natin parang 3 years ago, parang may mga nasira lang na church buildings, pero kung mapapansin niyo yung nasira naman na church buildings is yung mga lumang buildings naman na or lumang infrastructures na. Pero yung sabihin mong talagang gumuho yung lupa at nasira lahat ng mga buildings, we rarely experience that kind of earthquakes in our country. Yung ganong intensity na earthquake, I think yung last is around 90s pa in Baguio na talagang bumigay yung mga buildings, some of the buildings in Baguio. Pero parang nasa intensity 7 pa lang yung earthquake na yon. In other countries such as in Haiti, ang mga earthquakes nila doon ranges from intensity 8.5 to 9. So talagang very destructive siya. Talagang naghihiwala yung lupa after nung earthquake. So because we are always experiencing, I think that is something that we can be thankful for, na we are always generating small and average earthquakes. Kasi nga, madalas siyang nag-generate. So ibig sabihin, parang pressure cooker lang yan. Mas madalas siyang nakakapag-release ng pressure from under the earth's surface. Pag hindi natin na-release yan, di ba, kayo din naman, pagka iniipon nyo yung mga inis at galit ninyo, di ba, para kayong pressure cooker or para kayong kumukulong tubig, bigla na lang sumasabog. Pero kung kayo ay frequently or may mga channels kayo kung or ways kayo kung paano kayo nakakapag-release ng stress at saka ng mga frustrations at saka ng mga inis at asar nyo sa buhay, di ba? Hindi tayo nakakaranas ng mga ganong kinds of breakdowns na talagang, alam mo yung bigla ka na lang sumabog. So ganun din yung earthquakes. Habang nag-iipon sila ng energy, mas lumalakas yung earthquake. Pero kung lagi silang nakakapag-release ng energy, then hindi ganon yung lakas ng earthquake na nag-generate nila. So sabi nga natin, earthquake is a natural phenomenon. So hindi natin siya pwedeng pigilan. Hindi rin tayo darating doon sa point na mawawala or ma-eradicate natin ng earthquake. This is something that happens naturally because of the composition of the Earth's crust. Pero itong earthquake na to ay may mga hazards or meron siyang mga naidudulot na panganib sa ating buhay. So we are going to learn now kung ano-ano nga ba yung different hazards or panganib na brought upon by the movement of the ground or what we call as earthquakes. So the first hazard here is what we call as your ground rupture. So most of the effects na nakikita natin when it comes to earthquakes is that nagkakaroon talaga ng deformation doon sa ating Earth's surface. So hindi naman siya sobrang laki, yung iba tumataas,
Yung iba medyo nade-depress or bumababa yung kanilang elevation. So katulad nito, itong area na to ay medyo mababa na, itong area na to ay medyo mataas na. So this is an example of deformation. So na-deform, nag-iba yung shape ng ating surface or nag-iba yung shape ng ground. May tumaas, may bumaba, or baliktad naman, on this side bumaba, on this side tumaas. So that is one of the hazards of earthquakes, kasi syempre yung stability ng ground medyo nako-compromise. So may mga areas talaga na before makapagtayo ng mga infrastructures such as houses or buildings, kailangan mo munang ipa-assess sa isang engineer kung stable ba or kakayanin ba niya na mag-provide ng stable environment doon sa itatayo mong bahay. Or kung magtatayo ka ng building, gaano kalaking building, gaano kataas. Hindi naman lahat ng areas ay pwede mong patayuan ng mga skyscrapers. Alam niyo yun, hindi naman lahat ay safe para tayuan ng mga ganong infrastructure. Other than ground rupture, ito yung pinaka-common na na-experience natin, ground shaking. Syempre, yung ground shaking, depending on the intensity, kung ano yung magiging effect niya. Most of the time, because we are experiencing moderate intensity earthquakes, so syempre, wala lang. Kaya nga minsan, pag madaling araw at lumindol, nagigising lang kayo, and then after nun, ewan ko, magpo-post kayo on Facebook na lumilindol, and then after nun, tulog ulit kayo. Diba? So yung mga tao sa atin dito sa Pilipinas, we are very used to the idea of earthquakes na hindi na tayo natatakot masyado when it comes to earthquake. Kasi nga, madalas na siyang na-experience. Pero yung mga tao hindi madalas na naka-experience ang earthquake, kapag nakaramdam sila ng lindol, talagang nagpa-panic sila. So, the ground shaking, sometimes wala yung effect. Pero minsan may mga effect yan, especially for infrastructure. So, syempre pwedeng masira yung mga buildings depending on the intensity of the movement. Okay? So most of the time, wala naman tayong nakikitang panganib when it comes to the shaking at saka doon sa deformation. Yung anong tawag dito? Yung panganib is mostly dito sa hazard na tinatawag nating liquefaction. So when we say liquefaction, ito talaga yung naghiwalay na yung lupa, okay? At meron ng area na na-expose kung saan hindi na siya stable, nagsisink na yung area na yon, bumababa na siya, or talagang nakatilt na yung kanyang infrastructure. So during this time, usually na-experience, so pagka malalakas na earthquake na. So yung nakikita ninyong bumubuka na yung lupa, yan na yung tinatawag nating liquefaction. Another hazard is syempre yung landslides that is caused by earthquakes. Kasi may landslides tayo that is actually caused by excessive amounts of water, which we will discuss later on. Pero earthquake din, because the ground is moving, so maaaring may mga na-dislocate na mga large pieces of rocks or mga buhangin or even mga trees from mountainous area. So because they are displaced or natanggal doon sa natural location nila, so maaaring bumaba yun. It can cause erosion or yung burial, natabunan. Tapos may mga areas na, for example, in Calaclan, very common yun, na nahaharangan na yung daan, lalo doon sa zigzag, because of the landslide. So, ayan yung earthquake-induced landslide. Hindi rin siya very common, pero it happens from time to time. Yung sa Calaclan, alam ko meron na silang nilagay na, parang net, stabilizer, para if ever man magkaroon ng landslide, maho-hold pa rin niya yung mga rocks at hindi siya magkakause ng road accidents kasi nga katabi siya yung daan. And then, pinaka-last at pinaka-uncommon, hindi talaga nangyayari ito madalas in the Philippines.
Pero in other countries, medyo, for example, Japan, alam ko nagkaroon na sila ng 2 or 3 tsunamis that is because of earthquake within the past decade, within the last 10 years. In the in Thailand and Indonesia, medyo common din. Within the past decade, naka-experience na rin sila ng tsunami because of an earthquake. In the Philippines, hindi siya common because of our geography. Alam niyo naman na we are an archipelago. So meron tayong mga natural barriers na tinatawag. So even if makapag-generate ng tsunami, basically we are safe kasi before pa siya makarating sa atin, nabe-breakdown na yung tsunami by the smaller islands and mountain ranges that surrounds our country. So even here in Zambales, I remember nung panahon ng Mount Pinatubo, one of the fears ng government is magkaroon ng tsunami dito sa Zambales kasi nung nag-erupt yung Mount Pinatubo, parang every hour may malakas na earthquake na na-experience. So because of the frequent movement of the ground, tapos syempre tabing dagat tayo, coastal area ang Zambales. So isa sa mga tinitignan nila is baka tamaan tayo ng tsunami. Pero fortunately, lalo na sa Subic, di ba, ang daming islands outside of Subic that can act as natural barriers and break down yung intensity, yung force ng tsunami before it reaches on land. Kasi very destructive at very high ang mortality rate ng tsunami. Marami talagang namamatay at maraming nasisira kapag nagkaroon na ng tsunami. As far as I know, in Zambales, ang mga high-risk areas for tsunami is yung area ng San Felipe at saka San Narciso ata. Pero Subic is relatively safe from tsunamis. Okay po. Other countries such as Indonesia, sa Thailand, in Phuket, and Japan, sila yung very common na nakaka-experience ng tsunamis. So ano nga ba yung tsunamis? It's the generation of a very big wave or sometimes a series of big waves because of an earthquake that happened under sea. So yung epicenter niya ay nasa oceanic plate. At yung movement, yung vibration doon sa oceanic plate na yon generate a very big wave at malakas yung energy noon, so mabilis siyang nakakarating sa inland. Pero nga sabi ko, in Subic, marami tayong smaller islands and we are surrounded by mountain ranges. So nabibreak niya na yung series of waves before it reaches inland. In other countries such as Japan yung pinakahuli eh. Medyo unfortunate sila kasi wala silang mga natural barriers. So kapag nagkaroon ng tsunami, automatic sila talaga yung taga-salo. And I'm not sure if you have seen videos of that, na even yung truck na dala niya sa gitna ng city sa sobrang lakas ng wave. Okay po. So ayan, ang pinakalas na hazard ng earthquake. So hindi natin maaalis ang earthquake, therefore hindi natin matatanggal yung panganib or yung hazard na anong tawag dito, dinudulot niya sa atin. But what we can do is to mitigate these hazards. So what do we mean when we say mitigation? So when we say mitigation, ibig sabihin pinapababa natin yung mga very negative hazards or negative effects nitong earthquake na to. Kasi the earthquake itself, we cannot prevent it. Pero syempre, we can do things na yung mga effects niya or yung mga hazards niya, mababa yung magiging, anong tawag dito? We can make the effects less severe or less violent sa atin because we are already prepared for it. So one of the common ways that we are mitigating the hazards of earthquakes is syempre yung laging ginagawang earthquake drill. So medyo familiar naman kayo when you were in school, mula nung preschool hanggang elementary, taon-taon yan, minsan twice a year pa nga,
na nagkakaroon tayo ng simultaneous earthquake drills. Taas ng kamay kung sino ang naka-experience ng earthquake drills dito. Oo, di ba? Madami. At alam nyo naman yung earthquake drills, di ba? Kung ano yung ginagawa. Even I, when I was in college, can you imagine ang laki-laki ng area namin? Umabot kami ng nasa 20 to 30 hectares. Laki-laki ng area, pero dami-daming estudyante. Pero we have to continue doing earthquake drills. Nasa college na kami na I think second year college na nga ako nung ang init-init yung ginawa nilang earthquake drill, parang one in the afternoon. Anyway, so bakit nga ba tayo laging nagko-conduct ng earthquake drill? Kasi parang training lang yan sa sports, di ba? The more that you train, the more that you practice, lalo na yung mga self-defense kinds of sports, automatic na parang nagkakaroon tayo ng tinatawag na muscle memory. Ibig sabihin ng muscle memory is that kahit na yung utak mo ay nagpapanik na sa loob at hindi na alam kung anong gagawin, yung katawan mo physically alam pa rin niya kung ano ang gagawin niya. Kasi nga, when it comes to this natural phenomenon, yung panic ang pinakaunang kalaban natin. Most of the incidences, yung mga injuries na nangyayari is because nagpanic yung mga tao at hindi nila ginawa kung ano yung dapat gawin. Kasi nga, hindi na nila naiisip kung ano yung tamang gawin during that kind of situation. Pero pag tayo ay lagi, kumbaga, lagi siyang pinapractice or lagi natin tinitrain yung ating mind at yung ating body, kung ano ang gagawin during these situations, di ba? Minsan, kahit hindi na natin isipin, ginagawa at ginagawa na ng ating katawan. So when it comes to mitigating hazards, we are going to, anong tawag dito, separate it into before, during, and after. At pinaka-importante, itong idea of before. Kasi alam na natin na palaging nangyayari or palagi tayong nakaka-experience ng earthquakes. So dapat, we are already anticipating na mangyayari at mangyayari siya. At in the event na nangyari siya, prepared ka kung ano ang gagawin. Okay? So, syempre, wait lang. So, the first thing that you have to prepare, syempre, is yung tinatawag nating earthquake kits or yung survival kits na tinatawag. Yung survival kits kasi, ang maganda sa kanya is that you can prepare a single survival kit that you can use for whatever natural phenomenon. So, pwede mo siyang gamitin in case of earthquakes, pwede mo siyang gamitin in case of flooding, pwede mo siyang gamitin in case of a volcanic eruption, pwede mo rin siyang gamitin in other natural phenomenon. Now, tanong ko, sino dito in the class ang talagang merong survival kit na naka-prepare at available sa bahay? Taas ang kamay. Wala. Okay. So, yung survival kit kasi na yan, alam niyo naman kung ano yung laman niyan. Pero yun nga, hindi very common sa atin na magkaroon ng survival kit. Pero if you're going to prepare a survival kit, hindi naman siya super hassle. Ang papalitan mo lang naman kasi doon usually is yung food every year. I-check mo kung expired na or hindi. Pero once you have prepared one, medyo mas madali na siyang i-continue. So ano nga ba dapat yung laman ng survival kit? So syempre dapat meron tayong sources of food and water dito sa mga survival kit na to. Yung food natin, napapansin ko kasi pagka sinabing pagkain, automatic ang nilalagay ng mga tao is yung, ang tawag nito, noodles, ganyan. Hindi na siya applicable kasi pagka noodles, kailangan mo pa siyang lutuin.
So, yung food na ilalagay natin dito as much as possible, ito yung mga food na ready to eat. So, kung dilata man siya, sana easy open can. Kasi di ba meron naman na tayo ng mga easy open can. Pero, kung kayo ay maglalagay ng dilata na, anong tawag dito, na hindi siya easy open can, make sure na meron kayong can opener. As long as ready to eat yung pagkain na ilalagay nyo doon. At the same time, maglagay kayo ng mga crackers, alam niyo yung mga sky flakes, ganyan. Di ba pag sky flakes, yan yung mga kinakain natin pagka, alam niyo, gutom na kayo pero wala pa kayong parang enough time or enough chance na talagang makakain ng heavy meal. Pero, alam niyo, nakakatanggal kahit papaano ng gutom para lang hindi kayo malipasan. So yung mga ganyan, soda crackers or sky flakes, lagay kayo ng ganyan. Energy bars, meron kasi yun yung mga ready-to-eat na protein and energy bars. Kasi yung mga yun, or granola bar, nutrition-wise, complete siya kahit na hindi ganun karami yung kinakain natin. So yun yung mga uri ng food na ilalagay dyan. As much as possible, huwag yung huwag yung kailangan pang lutuin. Kasi you have to anticipate a situation na hindi ka makakapagluto. At the same time, syempre kailangan ng water dyan. Although for me, other than water, maglagay tayo ng mga water purifying tablets. Kasi yung tubig, maaari siyang maubos. Pero kung meron tayong water purifying tablets at may source of water, ang gagawin niya lang daw, imimix niya siya, and then lilinisin niya yung tubig para safe siya for consumption. So kung nanood kayo ng Hunger Games, isa yan sa pinakauna dapat na hinahanap, water. Kasi our body can survive 7 days without food, pero 2 to 3 days na wala kang water, pwede ka nang mamatay. So mas essential yung water in our body in comparison to food. So kapag pinanood niyo ulit yung Hunger Games, ang pinakaunang hinahanap niya is yung source of water, source of drinkable or potable water. At kung hindi, meron siyang, di ko alam, if it's Hunger Games 1 or 2 or 3, yung meron siyang pinapatak na parang iodine solution doon, tapos nagwi-wait siya ng 30 minutes before niya inumin yung tubig. Kasi kinukuha lang niya sa river or lake. Eh, hindi naman kayo sure kung safe for drinking yun. So, meron siyang cleaning agent, yung iodine or yung water purifying tablets na tinatawag natin. Nabibili yun sa mga drugstore, yung the generics pharmacy. Meron silang water purifying tablet na tinatawag. Okay? And then, of course, first aid kit. Ano nga ba ang dapat laman ng first aid kit mo? Syempre, kailangan mo ng cleaning for wounds such as iodine, cotton. Kailangan mo ng pangtakip or yung gasa. At the same time, you need basic medicines such as paracetamol in case of fever. Iba sabi natin, in case na magkaroon ng lagnat, paracetamol lang ang iinumin. Kung may allergic reactions kayo, syempre kailangan ng antihistamine dyan. At kung kayo ay may special medical needs such as yung may asthma, so dapat meron kayong nebulizer or yung inhaler dyan. Kung kayo ay diabetic, so dapat may insulin shots dyan. Kung kayo ay may anaphylaxis, dapat may EpiPen na nakalagay dyan. So depending on your medical needs, kung ano yung laman ng first aid. Pero very basic yung paracetamol, antihistamine, at saka yung for wound management. Okay? And then, syempre, kailangan nyo ng flashlights at saka kung meron kayong battery-operated radio, make sure lang na yung flashlights ninyo ay merong extra batteries or naka-charge yung battery. The same yung radio, naka-charge siya. Kung wala, kandila, syempre, dapat merong posporo. Okay? You can even include common clothing dito sa ating survival kit. Pero yung clothes natin must be comfortable and it should protect you in case na lumamig yung temperature, lalo na in cases of flooding. Kapag basa, mas prone tayo sa hypothermia.
So you have to prepare some forms of clothing then. Okay, so let's continue. One of the things you have to prepare before an earthquake, syempre, is yung survival kit. At the same time, you can secure, syempre, yung inyong bahay or yung inyong work area. So how are we going to secure it? Syempre, yung mga nakasabit sa dingding, make sure na properly or maayos yung pagkakadikit, yung hindi madaling matanggal or hindi madaling malaglag. Kasi syempre, pag nagkaroon ng earthquakes, may possibility na malaglagan tayo ng mga yon. At the same time, yung mga breakables, i-secure din siya. For example, itong vase na to, madali siyang malaglag. So how are we going to secure that para kahit anong movement, hindi naman siya basa-basa mababasan. The same yung ating mga shelves and cabinets, bookcases, ayan. Isisecure nyo siya doon sa point na kahit matumba siya, hindi mahaharangan yung exit area ninyo, or pagka natumba siya, eh, hindi naman dangerous for other people. So usual to sa bahay kasi tayo yung may mga decoration sa dingding, may mga shelves or cabinets na nakatayo. So i-double check ninyo saan ba nakalagay yung mga cabinets and shelves na yan. In case na matumba siya, hindi ba niya mahaharangan yung pinto or mahaharangan yung bintana? Kasi pag naharangan niya yon, ibig sabihin, mabablock niya yung exit mo, so mas mataas yung risk sa iyo. So ilipat mo siya doon sa area na kahit malaglag siya or kahit na matumba siya, hindi niya mahaharangan yung exit area mo. At the same time, ano yung mga nakalagay doon sa mga shelves and cabinets na yon? Yung mga nasa taas, pakitanggal yung mga babasagin sa taas, ilagay na lang sa baba. O yung mga heavy objects, ilagay mo dun sa mga lower shelves kesa doon sa upper shelves. Kung nandun man siya sa upper shelves, make sure na naka-secure siya. Okay? And then ito na yung establish an earthquake plan, which is yung ginagawa natin, yung drills or earthquake drills. Okay? Dapat alam natin kung saan yung exit. Dapat may multiple exits in our home, or kung hindi ka na makalabas dito, saan ka pa pwedeng lumabas. Okay? And dapat properly identified yon with every member of the family, including yung mga bata. Alam dapat nila kung paano sila makakaalis. Kung saan sila dapat pupunta. Pag nakalabas na ng bahay or nakalabas na ng classroom, saan kayo pupunta? Saan yung safe area where you can wait for other members of the class or other members of the family? At the same time, paano ninyo kukontakin yung ibang tao within the family? For example, nangyari yung earthquake habang kayo ay nasa loob ng school at yung parents ninyo ay nasa trabaho, paano kayo magkikita? Saan nyo siya pwedeng kontakin? Or dapat may mga drills or plano kayo na, okay, pag ganito yung nangyari, pupunta kayo kay la tita, ganyan. So, pinaplano yon. Dapat, kaya nga, ang earthquake drill ay hindi lang dapat sa school ginagawa. Dapat nagkakaroon din tayo ng earthquake drill within the community para alam din ng mga kapitbahay natin, or alam din natin kung saan yung mga evacuation areas or kung saan yung mga safe zones kung saan pupunta. Okay, again, ito yung survival kit. Water, food, first aid kit, flashlights with batteries or radios with batteries, essential medications, lalo na kung kayo ay may sariling medical condition. Ito yung water purification kit na sinasabi ko. Kung kayo ay may baby sa bahay, syempre kailangan yung magdala ng gatas or ano ba yung mga needs ng infants or elderlies ninyo. Kung kailangan ng diaper ng baby, ganyan. And then syempre, before you leave your houses, ganun din naman tayo before we leave the classroom, make sure na everything is turned off. Yung mga electrical appliances natin ay natanggal sa saksakan. Yung water at saka yung gas natin ay nakasara. Okay, para hindi pa siya additional hazard when it comes to, anong tawag dito? When it comes to earthquakes.
Next, during earthquakes, alam na natin to, duck hold and cover or duck cover and hold. Although, most of the time, hindi na siya nagagawa. Pag nag-earthquake, nagpo-post na lang sa Facebook ang mga tao pero hindi na sila nagda-duck cover and hold. So, ano nga ba yung importance ng duck cover and hold? So, syempre, during earthquakes, we have to anticipate na may mga falling objects. So, yung duck cover and hold is to protect your body from these falling objects. Specifically, ang pinaprotect natin is yung head area. Okay? Kaya pagka naglalakad tayo during earthquake drills, di ba, ang nakaprotect natin is yung head area. Kasi pag nagkaroon kayo ng head injury, syempre, very dangerous yun. So, okay lang na medyo masugatan sa kamay, sa paa, pero yung head injury, eh, medyo serious complication na siya or serious effect na siya ng earthquake. So, you have to remember that during or while the ground is shaking, hindi ka pwedeng maglakad, hindi ka pwedeng tumakbo. Mas dangerous yun kasi mas nakakahilong maglakad or tumakbo kapag kasabay mong gumagalaw yung ground. So during this time, while the ground is moving, you have to stay still. Kailangan manatili ka sa iisang lugar and just protect yourself during this time. Pag nag-stop na yung movement, then that is the time kung kailan ka na pwedeng mag-move papunta sa safer area. So during this time, while the ground is shaking, just stay in one area where you are protected and make sure na kung saan ka magdadak, hindi sa ilalim ng bintana kasi maaaring mabasag yung salamin ng bintana. Okay? E syempre, layo din tayo doon sa mga malalaking cabinets or tall objects na pwedeng matumba. Okay? So, anong tawag dito? Yan. So, watch for falling objects. Huwag tayong magtatago doon sa area na may pwedeng matumba o pwede tayong malaglagan. Dapat doon sa area na relatively safe. Kapag kayo ay nasa loob ng elevator, medyo dangerous to kasi suspended ang elevator. So, use the emergency alarm and just wait for the, ano, pag nagpinindot yung emergency alarm, automatic magsa-stop yung elevator kahit na nasa gitna pa siya. And then wait for the emergency crew na hatakin yung elevator manually at buksan yung elevator manually para kayo ay makalabas. Papansinin nyo yan kung kayo ay naka-experience ng earthquake sa labas, lalo sa mall, bawal ipagamit ang elevator after an earthquake. Kasi they need to check first kung stable yung elevator. Kasi nakasuspend yan eh. Tapos nag-shake. So maaaring may damage or maaaring hindi siya safe for usage. So i-check muna. Kaya mo kailangan pindutin yung emergency alarm para automatic tumigil siya from ascending or descending. Kasi hindi nga safe. Alam mo yun, naakyat pa siya habang nag-shake siya na gano'n. So you have to press the emergency alarm to make it stop. Okay? If you are in public areas, ayan, maraming tao. Ito yung nangyari sa SM at sa Harbor Point nung nakaraang nagkaroon ng malakas na earthquake. Nagpanik ang tao, nagsitakbuhan papuntang escalator, nagunahan. So mas maraming nasaktan ng dahil doon sa mga taong nataranta. Okay? So if you are in a public area, layo ka doon sa mga nagpapanik na tao. Stay in one place na walang masyadong tao at walang mababagsak or matutumba sa'yo. And then just wait for the earthquake to stop. Tapos saka ka lumabas. The same kung nasa loob ng sinihan, napakadilim, biglang lumindol, nagpanik ka, hindi mo na makita yung dinadaanan mo, tumakbo ka pa kasabay ng mga maraming tao. So mas mataas yung chances of injury and accidents dahil doon sa pagpapanik. So in that case, stay in your seat. Kung gusto mo doon sa ilalim ng upuan mo and then wait for the earthquake to stop and then saka ka lumabas doon sa designated exits. Okay? Shopping malls, ayan din, layo ka sa mga glass na pwedeng mabasag, layo ka sa mga tao na nagpapanik,
Just stay in a safe area and wait for the earthquake to stop para, and then pag nag-stop na siya, saka ka lalabas. Okay? Pag lumabas ka, make sure that you are in an open area. Siyempre, pag open area, ito yung mga walang pwedeng bumagsak or matumba sa inyo, including yung mga buildings and power lines na pwedeng matumba. In case na kayo ay nasa bus or nasa sarili niyong sasakyan, you have to stop driving even if you are in the middle of the road. Kasi ganun din yon, maaaring gumewang-gewang yung sasakyan ninyo kasi kasabay ninyong gumagalaw yung ground. Pero pag tumigil po kayo, make sure na titigil kayo doon sa isang area na hindi rin kayo mababagsakan ng mga poste or even doon sa Kalaklan Gate, pagka sa may Kalaklan area, pag tumigil kayo doon, huwag naman doon sa tabi din ng bundok na maaari din kayong malaglaan ng mga bato, ganyan. Bridges and overpasses and tunnels, huwag po kayong titigil dyan. Baka mag-collapse yung bridge, mag-collapse yung overpass, or mag-collapse yung tunnel, hindi na-stuck na kayo sa loob. Okay lang kung na-stuck kayo sa loob, pero kung nadaganan na kayo, then mas dangerous siya. And then of course, after, nakalabas na kayo, huwag po munang babalik sa loob ng bahay or sa loob ng building hanggat hindi pinapayagan ng mga authorities. So nangyari sa amin yan, we were in a training seminar sa Clark nung summer, parang 2 years ago. Tapos nandun kami sa isang building, nasa 8th floor kami. Nagkaroon ng earthquake. Kasama ko si Teacher Edith na masakit yung tuhod. Kami ay naglakad sa hagdan mula 8th floor hanggang 1st floor nang masakit yung tuhod niya. Tapos, naghintay kami ng parang 15 minutes na i-evaluate kung safe yung building. After 15 minutes, saka kami bumalik. At syempre, dahil bumalik kami, bawal pa ang elevator, lakad ulit kami mula 1st floor hanggang 8th floor. Ayan, so hintayin natin yung syempre yung final say ng mga authorities, ng mga experts. Sino nga ba yung authorities and experts? Syempre, yung sa local government natin, meron tayong Municipal Disaster Risk Reduction Council, MDRRMC. Malaki po yung building niya sa Subic, katabi ng Vercons. Ayan, so pag sinabi na nilang pwede nang bumalik sa building or pag sinabi na nilang safe na to go back to the classrooms or houses, then that's when we go back. Hayaan nyo na muna yung mga material things na naiwan sa loob, pwedeng palitan yan. Pero kung hindi safe at kayo ay bumalik na sa building at kayo ay nagka-injury, na-aksidente, or unfortunately namatay, mas magastos or mas mahirap palitan yung naging cost ng injury or syempre yung cost ng buhay. Okay? So, let's wait for the final signal of the authorities kung kailan na pwedeng bumalik. At pagbalik natin, huwag muna tayong automatic nagbubukas ng tubig, nagbubukas ng electricity, wifi, atat na kayong mag-post sa Facebook. Kasi lalo na kung mga very strong earthquakes yan, maaaring may natumbang poste ng kuryente or natumbang poste ng mga phone and communication lines, so wala rin internet, even yung mga tubig, baka nasira yung mga pipelines, ganyan. So huwag muna tayong mag-turn on. Again, let's wait for the final go signal from the authorities kung okay na naibalik yung kuryente, yung tubig, tsaka yung, syempre yung internet. So minsan may mga chine-check din sila na mga bagay before nila i-open ulit yung kuryente. So may mga times talaga na brown out muna kasi yun yung ongoing yung pag-check nila and maintenance. Pag na-determine nilang okay na, then sa kanila ito turn back on yung electricity. And then syempre kasama sa mga after preparations ninyo, double check nyo ulit kung kailangan nang i-replenish or ipalit, palitan yung ibang parts ng inyong survival kit. So every year yun, tine-check natin kung expired na yung gamot, kung expired na yung pagkain, palitan nyo na rin yung tubig, ganon. Yung damit, baka hindi na rin kasya sa inyo. So every year, ayan, i-replenish at i-update natin yung ating mga survival
kids. Okay po? So, kahit